Hi guys, welcome to Bmoc19 Brent channel. It's me again. So today's vlog, let's talk about let's answer about some of your question. Yan, especially sa aking mga ka-friendship, mga followers. Ayan, kasi marami kasi nagtatanong sa akin. How is your delivery during the pandemic? And kung ano ang kaibahan dati at ngayon. So ayan, i-share ko sa inyo ang aking experience. Ayan, hindi madali. Hindi madali ang ating pinagdaanan. Ayan. Pero I try my best to share para mayroon din kayong konting idea kung kayo ay manganganak during the pandemic. So, ayan, babasahin ko muna yung ibang mga question dito at sasagutin natin ang isa-isa sa abot ng ating makakaya. Ayan, sa abot ng ating makakaya talaga. Ayan, before we start, don't forget to subscribe my channel and click the notification bell for more updated videos. And kung mayroon kayong mga katanungan, just comment down below at itry kong sagutin. Ayan, so let's start. So this is some question na tinatanong ng ating mga ka-momshi at mga ka-friendship at mga followers ko. So first, kung magko-COVID test ba during deliver? Ayan. At kung may limit ba ang guest na kasama mo? Kung pwede bang kasama ang iyong husband? Ayan. At kung susuot ba daw ng face mask? Ayun. So, based on my experience, guys, sasagutin ko ang inyong mga katanungan. Ayan. Pero, ano lang guys, kasi baka iba-iba din yung ano, sa Pilipinas. Kasi dito sa US, iba din yata ang kanilang mga policy. Kaya, ayan. Pero at least, yung mga nandito mga ka-friendship ko, meron kayong idea. Ayan. So, let's answer all your question. Ayan. Let's try to answer. So, ayan. I-share ko lang yung aking experience. So, my Judith, guys, supposedly is 9/11. So, pinagdasal ko talaga na sana hindi 9/11 kasi alam yun na. Unfortunately, guys, maaga akong napaanak. So, August 30, ayan, August 30, ayan, mayroon akong spotting at 11 p.m. At dahil ako lang mag-isa sa bahay namin, I called my friend, ayan ang aking ka-friendship niya, si Rosemary Talisik Isel, ang aking takbuhan. Ayan, tinawagan ko siya at sinabi ko sa kanya na may spotting ako. And she told me na punta kami ng hospital to make sure. Ayan, dinala niya ako sa hospital, sa ER. At dating namin doon, guys, kasi 11 p.m. na, so wala masyadong tao sa ER, so kami lang. Ayan, nung first, chinek muna ako, so like 3 cm. So ang sabi sa akin ng nurse, pag hindi daw nag-ano yung ano ko, nag-increase ang dilation, so papauwiin lang daw ako. Ang sabi niya kasi it's 3 cm pa naman. At first, nag-COVID test. Ayan guys, mayroon talagang COVID test. Ito pa madito ako ang COVID test. 13 minutes, ginoo ko sakita. Sakit ko. Ayaw, di mo pa rin hilagta kong anak. O, sara man ito ila. Sakit, tundere speakers. Tundere. Kadua ba itong kay E? Nakadua di ay. Kay Brent, ano? Kadua daw ito, hilag man siya. Ayan, nagmask kami at may COVID test. At ang sabi ng nurse, hindi daw pwede tanggalin ang mask pag hindi pa lumabas ang result. So, ayan, natulog kami. Natulog ako doon. Ah, hindi naman natulog. Nagpahinga lang.
sabi ng nurse sa akin, after 2 hours, pag hindi daw nag-improve ang aking dilation, papauwiin daw ako. So, nung bumalik na ang nurse, ang sabi niya, negative naman daw ang aking COVID test. So, ayan, nagpahinga ako. After 2 hours, ayun, nag-improve naman ang aking dilation. So, naging ano na siya, 5 cm na siya. So, ang sabi ng nurse, hindi na lang daw ako papauwiin. Ayan, so nag-waiting kami doon. My friend, ayan, yung isa kong anak, binantayan ng kanyang husband, ayan. Shout out to Dan Ezel. Thank you so much for everything. Ayan, meron ba tayo shout out? Ayan, after 2 hours naman, so ang bilis ng dilation ko, ayan, nagpapasalamat ako kasi at least mabilis lang yung dilation ng aking labor during that time. Ayan, hindi ako inanuhan. Pag after ng ano, ilang oras, mga 7 yata yun, or mga 7. Ayan, nag 10 cm na ako, guys. So, tinawag na ng nurse ang aking doktor. Hinintay muna nilang pumutok ang aking water. Ayun pala guys, i-share ko sa inyo kung ano ang kinain ko. Kinain ko at napaaga yata ang aking liver. So, before that, pumunta kami ng birthday party. Ayan, nag-crave talaga ako ng macaroni salad na maraming pineapple. Ayan. So, naghahanap ako ng maraming pineapple talaga guys. Ewan ko lang. Basta, gusto kong kumain ng pineapple mga 1 week before. So, nakakain ako ng hinahanap ko na macaroni salad na mayroong pineapple. Tapos, kinaumagahan, ayun na guys, nag-spotting ako ng August 30 kasi August 29, pumunta ako ng birthday party. Ayun, may nakita ako doon na macaroni salad na maraming pineapple. So, ayun, ang grabing kain ko hanggang kinabukasan, kumain ako ng maaga. Ayun ang kinain ko. Tapos, kinagabihan, nag-spotting ako guys. Kaya feeling ko nakakatulong talaga ang pineapple. Ayan, kung gusto nyong mapaanak ng maaga. So, 38 weeks and 2 days. Ayan, 38 weeks and 2 days ako. Hi guys, so today is my 38 weeks OB checkup. So now I'm waiting. Look at that. More weeks to come. Ayun, napaliver na ng maaga. So, ayun na nga guys. After 7:30, ayan, sabi ng nurse, tatawagin niya daw yung mga team para sa delivery. Ayan. So, 8. Nandun na ang mga nurse, hinihintay na lang yung doktor, nag-prepare sila like 30 minutes, nag-prepare sila ng mga gamit, at piniprepare na rin ang, ano, before ko pala makalimutan, nagpa-epidural pala ako kasi may friend. So, ayun guys, so, after mga ilang hours, ng 10 cm na ako, tinanong ako ng nurse kung gusto ko ba daw magpa-epidural. So, of course, sinabi kong oo, nagpa-epidural ako. Ayun, nagpa-epidural talaga ako guys kasi
my first pregnancy din, nagpa-epidural din ako nun. So, I know the feeling na hindi mo talaga mapipil ang sakit. Pero, unfortunately, nung nagpa-epidural ako, nung time ng labor ko, ewan ko, nagpapanik yata ako. Imbis na pindutin ko ng pindutin yung epidural, hindi ko pinindot, guys. Nakalimutan ko. Nakalimutan kong pindutin. So, hindi masyadong nag-sink in sa aking katawan ang epidural. So, nafe-feel ko ang contraction. Kasi nung first ng pregnancy ko, wala talaga akong na-feel. As in, hindi masakit. Eh, nakangiti lang akong nag-labor. Ayan. Kasi wala talaga akong na-feel. Pero, nung ngayon na, nakakalimutan. Kasi hindi, yung sa Japan kasi, hindi kasi sinasabi na, oh, i-press mo to para madagdagan yung ano mo, epidural. Hindi ko kasi, hindi ko yun na-realize na ganun pala dito sa US na pindutin ko daw yun para maano yung ano, epidural ko. So, ayun. Dahil nakalimutan kong pindutin ng pindutin yung aking epidural, napifeel ko ang contraction. Pero hindi naman siya masyadong masakit sa awa ng Diyos. So, ayun na nga guys. At 8:30, pumasok na ang doktor. At sabi niya, prepare na daw kami. Ayan. Sa kaka-push, naka-mask pa rin ako. So, I asked the nurse, can I remove the mask? Because it's hard to breathe, sabi kong ganon. At ang sagot ng nurse, hindi daw pwede, dapat naka-mask lang ako. So, ayun guys, ang hirap huminga ng naka-mask. So, dapat pala naka-mask talaga kahit nasa labor ka na. So, kaawanan Diyos naman guys, mga ilang push lang ba yun? Ayan, less than 8 yata or 7, basta mga ganun lang push. Sa awanan Diyos, lumabas naman kaagad ang aking baby. Pero ang hirap talaga mag-push na naka-mask. Ayun lang talaga ang hindi ako naka-get over kung bakit kailangan kong mag-mask while nagpo-push na negative naman ako sa COVID test. ayun lang talaga yung iniisip ko, guys. So, at 8:58 or 8:56 yata, nakalimutan ko na, guys. Ayun, lumabas ang aking rainbow baby. At about naman sa guest, ayun guys, kinabukasan, akala ko allowed, ayan, may limit sila, akala ko yung limit nila is yung mga, kahit yung family mo is allowed, hindi pala guys. So, ang limit lang pala sa visitors is 2. So, dapat naka-register ang 2. At sila lang talaga ang dapat pumunta sa iyo at wala ng iba. Ayun, so ganun ang policy nila during the COVID, the pandemic pala yan. So, kailangan mo ring magpakita ng vaccination card mo pag pumunta ka ng hospital. Ayun. So, kailangan mo magbitbit ng iyong vaccination card kung bibisita ka. So, ganun lang ang aking experience, guys. At marami ding, pati yung aking baby.
pina-COVID test din. Ayan. So, ayun ang mga pangyayari during the COVID test. So, yes, magsusuot kayo ng mask during the delivery. So, magpupush kayo. Naka-mask talaga kayo, guys. Kahit nahihirapan kayong huminga, bawal tanggalin. Ayan. Ayan. At yes, may COVID test kayo bago kayo isalan sa delivery room. Ayan, guys. At yes, may limit ang visiting nila. Dapat naka-vaccination at dalawa lang ang limit. Ayan. So, ganun sila ka ano ngayon kasi mahirap ang ating panahon. Ayan. Kung mayroon pa kayong mga katanungan, guys, just comment down below. At kung mayroon kayong mga requested vlog, just comment down below. Okay? I hope you like this video. Click the like button and the notification bell for more updated video. Thank you for watching, everyone. We love you.